Hello guys! So, nagsasabi pala akong ikwento sa inyo guys. Totoong nangyari to nung ako'y grade 3 pa. So, i-share ko sa inyo kasi alam ko may matututunan din kayo dito. And pwede nyo rin itong i-advise sa mga, sa mga, especially sa mga nakilala nyo, especially sa mga anak nyo, mga bata, ganun. Nangyari to nung grade 3 ako. Totoo talaga to guys, no? So, yung ate ko guys, yung isa kong kapatid, is OFW siya dati sa Japan. So, isa din siyang talento katulad ko. Singer-dancer din siya sa Japan. So, lagi-lagi siyang nagpapadala ng mga balikbayan box. So, sa lahat ng member ng family namin, ako yung may pinakamarami pasalubong galing sa balikbayan box. No, kasi, puros mga Hello Kitty, puros mga pink na gamit. So, doon na din ako nag-start na, mahilig mag-collect ng Hello Kitty. So, ni-stop ko na nga kasi parang iba na yung gusto ko ngayon. Gusto ko na lang, ang nakahiligan ko naman na ngayon is color black, white, and gray ngayon. So, dati hilig ako sa Hello Kitty tsaka Stitch. So hindi about yun yung gusto kong i-share sa inyo guys ha. Tapos yun, lagi akong madami nga ako sa loob na natatanggap galing sa ate ko na yun. And then, nung grade 2 ako, umuwi din siya nung galing Japan. Binigyan ako ng ate ko ng 18 karat na singsing na merong heart yung design niya. Sa gitna ng heart, may maliit na diamond. So, totoo yan, binigyan na ako ng ate ko ng singsing na pangbata guys. So, kinip lang ng mama ko kasi hindi pa magkasya sa daliri ko eh. So, pagdating ko ng grade 3, nagkasya na. So, yun, pinagamit na ng mama ko sa akin. And umuwi na naman ulit yung ate ko galing Japan. Binigyan na naman ulit ako ng hikaw na gold. Pero nung time na yon ng grade 3 na ako, hindi na siya 18K, 24 karat gold na siya. So, parang siyang loop earring na oval yung shape, no. Tapos 24 karat gold yun. Tapos yun, pinagamit na sa akin ng mama ko lahat. Sabi ng kabiling-bili na ng mama ko, na ingatan kasi para ingatan daw yung pinaghirapan na maibigay ng kapatid ko ganun. Tapos ingatan daw kasi mari daw may magtangkang magnakaw ganito ganyan kasi gold yun eh. So kahit grade 3 pa ako, aware na ako sa mga ganung incidents na dapat pakaingatan yung mga ganung bagay mo kasi lagi-lagi na ako nire-remind ng mama ko. Tapos yun guys, kahit grade 3 na ako, yung mama ko hatid sundo ako tapos sinaantay lang ako sa loob ng school campus. Nakikialubilo lang siya sa mga kapwa niya rin mama na nag-aantay din sa mga anak nila matapos ng school. Tapos biglang isang araw, hindi ako naihatid ng mama ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang nakisuyo lang siya sa pinsan ko na malaki na yung adult ko na pinsan na ihatid ako sa school. So yun, normal days lang. Pagdating ng ng recess time, lumabas kami ng pinsan ko na kasing edad ko lang din. Kasing batch ko lang din ng grade. Kasi magkatabi lang kami ng classroom eh. So lumabas kami, bumili kami sa canteen. So, may mga ilang minutes pa kami pang recess eh. Tapos yun, nung patapos namin bumili, dumaan pa kami ng covered court kasi yun talaga yung madadaanan namin bago kami makauwi sa mga classroom namin. Tapos yun, pagdating namin ng covered court, hinarangan kami ng ali na kasing edad lang din ng nanay ko, ng mama ko. Sabi ba naman niya? Tapos yun, sabi niya, huwag kang mabibigla ha. Yung mama mo nabangga ng bus. Sabi ba naman ganun? Di, ako, nawala kang muwang grade 3. Umiyak talaga ako nung umiyak kasi sobrang alala talaga ako sa mama ko ng time na yun. Sabi ba naman niya? Sabi ko, ha, bakit? Anong nangyari? Sabi ko ganun. Anong nangyari? Kaya pala hindi niya ako inatid ngayon. Sabi ko ganun. Tapos yung pinsan ko rin, paiyak na rin yung pinsan ko. Sobrang nag-alala na rin yung pinsan ko. Katabi ko, sabi nung ali. Pero huwag kang mag-alala kasi okay naman na. Sabi ko, paano ko na kasiguro te? Sabi ko ganun na. Ba't mo, paano mo nalaman? Tinawagan daw kasi siya ng ospital. Tinawagan daw siya ng nurse. Tapos siya daw ang nakasagot. Na siya daw yung contact sa cellphone ng mama ko. Tapos sabi ko, kasi hindi, familiar lang yung mukha niya sa akin, pero hindi ko talaga siya kilala talaga yung ali na yun. Sorry guys, nahirap na ako mag-ano. Bisaya kasi ako guys, hirap ako mag-Tagalog. Tapos yun, sabi niya, lahat ng sinasabi niya na details about sa akin, yung address ko, pangalan ng mama ko, tama, lahat. Tapos yun, talagang napaniwala na ako. Tapos alis na sana ako kasi gusto ko nang umuwi ng classroom kasi gusto kong ipaalam sa teacher ko, gusto kong umuwi agad, gusto kong malaman agad kung anong kalagayan ng mama ko, makita yung kalagayan ng mama ko. Tapos sabi niya, huwag ka munang malis, huwag ka mag-alala kasi okay naman na yung mama mo. Hindi naman talagang grabe na nabunggo talaga ng bus yung mama. Parang nahagip lang daw, sabi niya ganun. Tapos sabi niya, nagpasalamat pa ako guys kasi siya yung rumesponde, talagang pagtawag daw ng ospital pumunta siya. Nagpasalamat pa ako sa ali na yun. Tapos sabi ba naman niya guys, sabi niya, ang problema daw ngayon, hindi daw makalabas yung mama ko. Pwede na daw makalabas, pero hindi pa pwedeng ipalabas ang ospital kasi wala daw pang bayad. Kinulang daw sa pera. Ngayon, ang kailangan daw gawin, pinapunta daw siya ng mama ko sa school para ipadala ko daw yung earrings ko tsaka yung singsing ko na gold kasi isasandla daw para may pangbayad daw sa school at makalabas na daw ng ospital ng mama ko. Sabi ko, hindi ako, hindi ako nagdalawang isip na ibigay. Pero at mayroong part sa heart, sa dibdib ko, na mayroong part na sa nararamdaman ko na parang nag-aalangin ako kasi parang
totoo ba to? Totoo ba talagang nangyari yun sa mama ko? Parang ganun. Kasi naalala ko din yung na-remind ng mama ko. Pero nangibabaw pa rin sa akin yung pag-aalala ko na sobrang iyak ganun. Binigay ko na yung sinising ko. Tapos yung pinsan ko, humawak pa sa ano ko, uniform ko. Parang yung gusto sabihin na pinsan ko, huwag ka munang mag, huwag ko daw munang ibigay. Pumunta daw muna kaming ano. Pumunta daw muna kaming classroom. Sabihan daw muna namin yung teacher ko. Ayoko sanang ibigay yung ano. Ang gusto ko sanang ibigay lang yung earrings, yung sinising, hindi ko na sana isali. Pero sabi naman ng ali, hindi daw sasapat yung bill sa ospital. So, kailangan daw talaga yung dalawang earrings. So, yun, binigay ko. Pagkatapos, pumunta ako ng classroom, inalalayan ako ng pinsan ko. Sabi ng pinsan ko na, yung pinsan ko talaga, ayaw talagang parang nag-aalanganin pa yung pinsan ko. Pero pagpunta rin ng classroom, hindi na ako makapagsalita ng maayos. Iyak na lang ako ng iyak. Eh. Sabi, inassist talaga agad ako ng teacher ko. Sabi, bakit ka umiyak? Talagang inano, kinomfort ako ng teacher ko. Bakit ka umiyak? Anong problema? Bakit? Sa sobrang iyak ko guys, pagdating ng classroom, hindi na ako makapagkwento sa teacher ko kung anong nangyari at anong rason kung bakit ako umiiyak. Kaya, ayun guys, yung pinsan ko na yung nagkwento. Sabi ng pinsas ko. Yun nga din yung sabi ko sa kanya, ma'am, pero binigay niya talaga agad yung pinsas tsaka sing-sing. Tapos yun, biglang tinawagan agad nung hinanap talaga agad ng teacher ko yung contact ng mama ko. Nung nahanap na agad ng teacher ko yung contact number ng mama ko, guys, tinawagan niya agad. Tapos yung nakasagot yung mama ko. Tapos tinanong agad ng teacher ko na, ma'am, kamusta kayo? Okay lang ba kayo? Ganun, sabi niya. Okay lang man po ako, ma'am. Sabi din ng teacher ko, saan po kayo ngayon? Tapos sabi naman ng mama ko, andito lang po ako sa bahay, ma'am. Hindi ko po nahatid si Chloe. Pinahatid ko lang po siya sa pinsan niya kasi grabe yung dysmenorrhea daw ng ano ko ng mama ko. May dalaw kasi nung, may regla kasi yung mama ko nung time na yun. Grabe daw yung regla at dysmenorrhea kaya hindi na daw mahirap na bumangon sa kama, sabi ng mama ko. So yun yung explanation niya sa teacher ko. Pero andito lang ako sa bahay, okay lang po ako. Sabi ng teacher ko, hala! Sabi ng teacher ko, ganun. Sabi ng teacher ko, naku ma'am, talagang nadali daw yung ano ko, yung nadali daw yung anak mo, sabi ganun. Sabi ng teacher ko sa mama ko, ma'am, naku, pumunta muna kayo sa ano, nabudol po yung ano nyo, nabudol yung anak nyo. Nakuhanan po siya ng dalawang ano, nakuha po lahat ng earrings niya, lahat ng alas niyang gold, kasi ganito ganyan, ganito yung sinabi. Kunin to lahat ng teacher ko sa mama ko, yung conversation namin ng ali, na ano daw, sabi daw kasi nabangga ka ng bus, tapos sinugod ka ng ospital, tumawag daw yung ospital sa isang contact number mo sa cellphone, tapos ang nakasagot yun daw yung ali, tapos ano, hindi ka daw mapalalabas ng ospital kung hanggat hindi mo na fully paid yung ospital, kailangan hiningi na yung alahas ng anak mo. Binigay naman ng anak mo, tapos okay ka lang pala, tinawagan kita, okay ka lang pala, dyan ka lang ko. Okay lang. Tapos, ang ako guys, ang naramdaman ko talaga is, para talaga akong binanutan ng tinik na, as in, na-relief talaga ako na nalaman ko na ganun, okay lang pala yung mama ko, andun lang pala sa bahay, na-dispinorilla pala. At the same time, nag-aalala din ako na kinuha yung mga alas, yung mga gold. Kasi nag-aalala ko na baka magalit yung ate ko, ganun. Ganun yung naghalo-halo na yung isip ko, guys, bata pa kasi ako, grade 3 pa ako nung time na yun. Pagkarating sa bahay guys, hinag ko talaga agad yung mama ko. Na naiyak ulit ako na sabi ko buti na lang talaga at okay ka lang at walang nangyari sa iyo mama, sabi ko ganun. Tapos ayun, tumawag yung mama ko sa ate ko, nag-grooming call siya kasi sa Japan mahal pa yung tawag ng dati yung grooming call. Tapos nasagot ng ate ko, sabi naman ng ate ko, mas okay na daw yun na yung alahas daw yung mga nawala kaysa ako daw yung kinidnap ba daw, kung ano pa daw yung modus ng babae na yun or ng ali na yun na kumuha ng mga alahas ko. Tapos yun lang guys, yun lang yung kwento ko sa inyo. Totoong nangyari talaga sa akin nung grade 2 na yun. Simula noon, nag-report kami sa police station, tapos nag-report din sa principal, at simula noon, hindi na inalaw ng school management na mag-antay sa loob ng school campus yung mga guardian, pati yung mga, ano, yung mga parents. Hindi na nila inalaw dahil nga sa nangyari na insidente sa akin na binudol ako ng, ano, modus operandi na kinuha yung, ano ko, yung alahas ko. Kaya napaka-importante talaga guys na ma-advise nyo yan sa mga anak nyo. Mas better na, huwag nyo na lang muna bigyan ng alahas yung mga anak ninyo. Pwede naman fashion lang muna. Huwag talaga yung totoong alahas talaga na sila-sila lang. Kasi talagang ganun, lapitin sila ng modus.